YouTube channel. Ngayong araw po na ito ay bibigyan ko po kayo ng panibagong tips po. Ito naman po ay about sa ating kilay. Katulad niyo rin po ba ako na everyday po namang problema sa inyong kilay? Katulad ko po na medyo nagkakaedad na po, unti-unti na po nababawasan ang aking kilay. Ay siguro po dahil sa panahon ng ating paggawa ng kilay, ay ipipakita ko lang po sa inyo kung ano po yung gagamitin natin. Kuha lang po tayo ng isang maliit na tube na katulad po nito. Tapos gagamit po tayo ng cotton buds. Tapos maliit po na stick. Kahit po yung toothpick or brush na maliit na pangkilay, pwede po siya. Tapos meron po tayong gagamitin na bijan po. Ito po siya, bijan. Yan po. Ang kinukuha ko pong kulay yung brown para po parehas po sa kulay ng hair ko. Pagkatapos po niyan, ang gagawin po natin, i-mix lang po natin siya sa water, tubig po. Maglalagay lang po tayo ng small amount ng bijan. Ganito po siya. Small amount lang po siya, ha? Ito po, yung konting-konti lang po. Tapos lalagyan lang po natin siya ng tubig. Yan po yung water niya. Konti lang po. Gagawin lang po natin, ay haluin lang po natin siya para lumabas po yung color niya. Yan, ganito po. Ayan. Ayan po siya. So, pag lumabas na po yung color niya, pwede na po natin siyang i-apply. Bali po, imimix lang po natin siya ng ganito. Hanggang sa lumabas po yung color niya. Yan po. Pag lumabas na po yung color niya, pwede na po natin siyang i-apply. So, ang gagamitin naman po natin ngayon ay yung maliit na stick. Ito po siya. Yan po siya. So, makikita ninyo naman po yung hairline nyo, no? Yung hairline nyo lang po ang susundin nyo. Yan po, hairline nyo. Tatapat nyo lang po yun sa hairline. Yan po. Yun lang po yung susundin ninyo. Pero po kung depende po sa inyo, kung gusto nyo po medyo malapad or may konting design, katulad ni Madam Kilay. Ito po siya. I-apply na po natin siya ng ganito. Yan po. Apply lang po natin siya. So, ganito po yung kalalabasan niya. So, yung excess color po, aalisin po natin. Ganyan po. Aalisin po natin siya ng cotton buds. Babasain po natin yung cotton buds. Ganyan po siya. Ganyan po. Aayusin lang po natin siya ng cotton buds. Ganyan na po siya. So, ngayon naman po ang gagawin po natin yung isa naman pong kilay natin. Kailangan po, pantayin nyo siya. Makikita nyo naman po kasi may hairline naman po kayong dapat sundin. Yan po siya. Harap po kayo sa may salamin na maliwanag po para po makita natin siya. Kailangan po, alisin na po natin siya, no? Nakalipas na po yung 30 minutes. Ito na po siya. Kuha lang po tayo ng isang sponge. Ito po siya. Basain lang po natin siya ng water. Yan po, alisin na po natin siya. Para po makita nyo na po na natural na po yung kilay nyo. You see? Kakulay na po siya ng hair ko. Huwag po kayo matakot maglagay, no? Hindi po siya, wala po siyang harm po sa ating skin. Kasi water lang naman po yung nilagay natin. Kasi po yung iba nilalagyan din po nila ng oxygen. Yung oxygen po yung unimix nila. Which is mahapdi po. Pag water po, hindi po siya mahapdi. So, ito pong kilay natin na to, ay tatagal po siya ng 5 days po bago po siya uli mawala. So, after 5 days po, pwede niyo po siyang lagyan uli. Unlike po na everyday po kayo magagamit ang pencil, minsan po nagmamadali kayo. Yung kilay niyo po pala, hindi niyo pa po naayos. Tingnan niyo po siya. At saka malaki po yung nagagawa ng kilay sa ating aura ng mukha.
Kanina po parang alungkot-lungkot ng mukha ko kasi wala po akong kaila. You see, ngayon po parang ang happy-happy ko na. So, maraming po salamat po sa panonood po ng aking video. Please lang po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po my channel. Pakiclick na rin po yung bell button niya para po ma-notify po kayo sa mga gagawin ko pa pong ibang video. Maraming salamat po at paki-like and share na rin po sa mga friends niyo para magkaroon din po sila ng idea kung paano nila ayusin yung kilay nila. Maraming salamat po. God bless you all po.